Welcome back sa aking channel, mga ka-only me. Sa araw nito, may panabago naman tayong tutorial. Para malaman yun, ituko nyo lamang po ang video na ito. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pakihit na rin ang notification bell para maapit ka pa sa mga sunod ko pang tutorial. Sa araw nito, ang gagawin natin ay kung paano mag-transfer or mag-transfer ng pera into another GCash account, okay? Kung paano mag-express send ng pera. So para di na tayo pumila pa sa mga remittances, pera. So ngayon kasi guys, meron tayong GCash na kahit anong oras, ay pwede tayong makapag-transfer ng pera doon sa ating mga kaibigan or sa ating mga kamag-anak or sa ating mga magulang, okay? So para malaman nyo yun, ay tukoy nyo lamang po ang video na ito. Okay, punta na tayo doon sa ating GCash. So kailangan nakapag-register na kayo doon at kailangan verify na rin yung inyong GCash account sa GCash, okay? So ayan, click natin yung GCash. So ayan, lagot muna natin, okay? From the top tayo. So kailangan nating mag-login dito sa GCash. Yung pin number nyong 4 digits ay kailangan malagay nyo yun ng tama para makapag-open tayo ng successful, okay? So ayan, processing na siya. So ayan. So kailangan din natin guys na meron din dapat kayong may laman din dapat yung GCash ninyo para makapag-transfer kayo ng pera doon sa papadalhan nyo. So napaka-importante nun. Okay, so may laman pa naman yung aking GCash ng 887.40 pesos. Okay, available balance ko siya. So magsasample ako dito ng pag-send money or express send para doon sa papadalhan ko. Okay, click natin itong click natin ang send money. Okay, paalala lang guys na kailangan yung number ng papadalhan nyo ay kailangan ma-double check nyo yun para hindi mapadala sa iba yung pera, sayang naman kasi. Okay, click natin itong send money. Ayan. So ayan, pipiliin natin dito yung express send. Ito. So ayan. So kailangan guys dito sa pag-enter natin ng mobile number ay kailangan i-double check nyo siya ng maigi para tama siya at mapadala natin ng doon sa ating papadalan. Okay? Ayan. So much better na nakapipaste nyo na lang siya. Copy nyo dun sa messenger yun or sa SMS. Copy and paste nyo lang siya dito katulad ng gagawin ko para mas accurate yung number. So kung hindi nyo naman siya ika-copy-paste, manual nyo na lang siyang ilagay sa isa. And then double check nyo siya kung tama ito. Okay, ayan. Halimbawa, ayan. Kinapapaste ko na lang siya. So, ito yung number na papadalan ko. And then, ito sa amount, kahit naman ilan, basta dun sa available balance natin ay kaya pa siya. Okay? So, ipapadala ko sa kanya is 214 pesos. So, friend ko siya. So, ayan. Papadala ko yung 214 pesos ko doon. So, double check ko pa rin yung number kung tama ba. So, tama naman siya. And then, kung okay na guys, ay in-next nyo siya. Click next. Ayan, mahina yung signal natin. So, ayan. So, magpapakita dito yung ano, yung pangalan ng papadalhan nyo kasi nakaregister yun dun sa GCash at verified na rin ito. So, mayroong pangalan talaga yan. So, para ma-double check nyo rin siya kung accurate nga ba talaga or yung tugma yung number dyan sa papadalhan niyo kung kanino man yun. Okay, so yung papadalan ko dito ay si Norman S. Yung number niya ay talagang tugma naman doon. So, ibig sabihin, wala siyang error. Ibig sabihin nun, tama yung papadalhan ko. So, kung okay na rin naman, ay click nyo itong send. 214 pesos. Ayan, depende sa ipapadala nyo. So, naka-ready na siya. Click na natin ito.
So ayan, so ito yung official receipt na successful nga talaga yung pagpadala natin ng pera doon sa taong papadala natin, okay? So ito yung mobile number niya, yung pangalan niya, yung amount is 214 pesos at yung reference number niya ayan sa baba. Reference number 3002-147-962745 and then kung kailan siya pinadala is September 11, 2021 at 1:44 PM. So napaka ganda ng details, ay kumpletong kumpleto talaga. So hindi siya mali, okay? Tama yung ay successful na yung pagpapadala natin. So para hindi kayo mag-worry, screenshot niyo itong itong parang resibo na to, screenshot niyo siya. Ayan, para ma-send niyo dun sa pinadalhan niyo na okay na yung pera. Okay? So para meron din kayong proof na nakapagpadala kayo talaga sa kanya. Okay? Ganyan lang po ang gawin nyo. So na, kahit naman wala itong official receipt na ito, itong reference number na to, pwede naman kayo pumunta dun sa SMS kasi may double ano sila dun. Parang reference number dun sa nag-message si Gika sa inyo dun sa number na ginamit nyo dito. Okay? So punta na lang kayo doon at makikita nyo yung parang duplicate siya na details na nakapagpadala na kayo doon sa taong pinadala nyo, okay? So kung okay na, maraming salamat, okay? At kung natulungan ko po kayo sa aking tutorial, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pakihit na rin ang notification bell para ma-update ka pa sa mga sulit ko pang tutorials. Thank you!